Meron akong hindi na gusto ko na ginawa sa akin. Bakit ba unsatisfied ako? Bakit yun nga, hindi ko nagustuhan? Ano ba yung naging bad experience ko? Hello, this is Anna Novales. So, kung bago kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. So, yung bad experience ko sa isang facial clinic. So, sabihin ko na, ito yung skin station. So, ang last facial ko kasi is before nung pandemic. So, nag-stop ako ng medyo matagal. So, ako lang yung nag-facial sa face ko dahil medyo marunong naman ako. And then, ang ginawa ko is dahil na gusto ko ng malinis yung face ko, nagkakaroon ako ng acne dahil sa mask. So, pumunta ako doon sa skin station. Bali, second time ko nang pumunta sa kanila. Okay naman siya. And then, yung daughter ko kasi nagpaalis ng warts. So, parang tingin ko okay naman siya. Pero dati may pinupuntahan kami dito sa banda sa Robinson's Metro East. Ayun talaga yung gusto ko. Sa ISA. So, pumunta na nga ako doon sa skin station yesterday. And then, nagpa-facial ako with diamond peel. Ang gusto ko lang kasi talaga isana is diamond peel. Kasi na, is marunong naman ako mag-extract ng mga simpleng whiteheads lang. Kasi ang problem area ko is dito sa nose and dito around dito sa mouth, yung whitehead. So, sa start is, ayun, i-steam ka nila. And then, meron kang gagamitin gown. And then, after ng mga ilang minutes is, i-mamassage ka nila. Pero ako, hindi ako na-massage kasi meron daw akong pimple dito. At saka may konti daw dito. May konti. Parang dalawa lang naman siya eh. Sa, ayun ang alam ko ha. So, hindi daw pwedeng i-massage na. So, hindi nga pwedeng i-massage. So, ang ginawa niya lang massage is parang ganyan lang dito. Hindi, basta hindi siya mahilig siyang ganun pinasage. So, parang ayun lang yung naging experience ko na sa una pa lang is parang hindi ko na gusto. Ayun nga, kasi sabi, may irritate na. Isa lang naman yung aking pimple dito. Pwede naman yung i-massage dyan, di ba? Saka dito. So, yun. So, after na nun, is in-extract niya na. And then, may nilagay lang siya na cotton dito sa aking eyes bago extract. So, in-extract niya, bago pala siya mag-extract, is sinabihan ko na siya yung problem area ko. Is at yung sa nose and around sa mouth. And dito, may bump ako dito. Mga bump siya. So, whiteheads. Whiteheads yung pinaka-problema ko. So, ito na nga. Facial, and then, diamond peel. Diamond peel, pwede na rin. Yun. And then, yung ibang peel na subukan ko kasing diamond peel is, pati facial is maayos. Maganda talaga yung ginagawa sa isa. So, ngayon, di ayun nga, diamond peel. So, medyo na-brighten naman yung aking face after nun. So, minilagay lang sila na facial cream na hyaluronic ang tawag yun, pang-brightening daw. So, ngayon, di pag uwi ko, hindi ka pa pwedeng mag-wash ng face mo, kinabukasan pa, so nag-wash ako ng face. And then, nag-mirror ako, at nakita ko, meron pa natirang mga whiteheads around here. And then, lalo na dito, yan, meron siya talaga. Kasi, kunyari, habang pinipatient ka, di ba, gaganyan ka para makita or mas lumabas yung whiteheads mo rito. Hindi niya naalis. As in yung dito, hindi niya masyadong naalis na yung satisfied ka talaga. Ayun nga kasi yung problema mo eh, yung whiteheads. Kasi isa yung nagpo-pause, mag-breakout ka dahil sa mga yung whiteheads. Saka matuloy yung face mo. Ganun. Yun nga dahil nga sa face mask. So, ang ginawa ko is, text muna ako. Sabi ko, hindi ako satisfied sa ginawa. Hindi maayos yung pagka-facial. Yung feeling ko parang nagmamadali siya dahil ba magsasalamo sila dahil and then
pati yung ginamit pala sa akin, may lightening na pang bacteria daw, alis ng bacteria, antibacterial na light na after mong ma-facial, igaganong ka. Napakabilis niya rin ginawa. Kasi yung iba, sa iba ha, kasi iba naman din dito sa kanila, maglalagay muna sila nung parang gauze, yung parang net, tapos igaganon. So after ko na-facial is, hindi rin ako binigyan ng salamin, basta lumabas na siya agad. Di ba yung iba, magbibigay sila ng salamin? O, tingnan nyo ba, sa okay ba, malinis ba, ganun, hindi. Meron naman silang salamin sa loob. Siguro, bahala ka ng tubingin, parang gano'n. Eh ako, syempre, malabo yung eyes ko. Ayun nga, pagdating ko sa bahay. So, nakita ko maigi na lumalabas yung mga whiteheads dito na hindi ko nagustuhan, na tingin ko is madumi pa yung mukha ko. So, ayun din, nandun na ako, umangal na ako, ganun-ganun. So, nakausap ko yung... So, pinag-intay pa ako. And then, nakausap ko yung facialist. Doon ako dinala sa room ng doctor na may isang higaan doon. Hindi niya ako dinala doon kung saan ako nag-facial sila. So, pinahiga and then wala siyang nilagay na cream, wala siyang nilagay na something na para pag in-extract ka is mag-i-slide. Yung mas madali, maalis. Kasi nga diba bago ko mag-facial, ini-steam yung face mo. Para mas madaling matanggal yung whitehead. Wala, as in, eh, galing pa naman ako sa labas, nagmas ako, wala man lang sila nilagay, hindi man lang nililinis yung part dito. Basta, in-extract na lang, eh, very dry yung skin mo. Siyempre, galing ka sa labas, madumi, pagkatapos, ganun na lang, in-extract na lang na ganun na. Para bang yung, medyo masakit pa kasi siyempre, pag dry, diba, hindi siya ganun mag-i-slide, pag hindi siya na-steed. So, ganun, hindi ko nagustuhan. So, after na nun, sinabi pa niya sa akin, before pala, is hindi, ayun nga, hindi nga daw talaga inaalis yung mga whiteheads dito. Hello? Eh, matagal na akong nagpapa-facial. Kung saan na-try ko na yung ibang mga facial center, mga BioEssence, Let's Face It. May iba pa, nakalimutan ko na. So, yung pinakagusto ko, yung sa isa lang, dito sa Metrolist. So, ayun, so, ibig sabihin, may experience ako, na alam ko yung malinis at ay yung maayos ang pagkaka-facial at hindi. At ito nga is hindi ko nga nagustuhan. Siyempre, unsatisfied ka is hindi ka nababalik. Hindi mo nagustuhan. So, hindi mo na rin i-refer yung mga tao na gusto mo dito na lang magpa-facial. Okay sana kasi malapit lang dito sa amin. Hindi ka na magpo-commute. Kaya na lang naman din ako lumipat kasi sabi ko ay malapit dito na lang. Hindi rin kasi, wala rin kasi maghahatid sa akin doon sa isang facial na, ay doon sa isang nakukunahan ko. So ngayon is, so pinagsabihan ko siya. Kasi after pa pala noon na tapos na, sabi niya sa akin, meron pa ba ho? Sabi niya kung after noon, meron pa ba? Di para kasi nairita ako, sabi ko. Siyempre, sabi ko sa kanya, ikaw ang nakakaalam yun kasi mas nakikita mo. Sabi ko. Eh, makikita mo saan pa yung may mga dumi. Eh, siyempre, ako, medyo nakita ko may konti pa. So, nairita na ako, umalis na lang ako. Lesson learned na kailangan magdala kayo ng sarili yung salamin. Tignan yung maigi kung nalinis ba. Siyempre, kunyari, facial niya, kala mo okay na, no? Pero pagdating mo pala sa bahay, makikita po. Eh, yun na naging experience ko, ha? Pero yung una naman is, hindi naman ganun. So, sa buong... simula nung bata ako, na nagpapa-facial ako, yung mga teenager, ito yung first time na umangal ako, as in, kasi ayoko talaga yung may nakikita akong whiteheads dito, dyan sa mga part na yan, ayoko. Ayun yung pangit kasi lalo na pag nag-makeup ka, or maski, basta hindi siya maganda tignan pag may whiteheads, siyempre nag-pro-protrude, parang lumalabas, magaspang, ganun. So, ayun nga, ang naging bad experience ko, dapat maging aware kayo, magdala kayo ng sarili nyong mirror para makita nyo kung nalinis o maigi yung face nyo, and then mag-observe kayo sa pag nandun kayo sa ano sa facial room, okay ba siya, ganun, okay ba yung pagkaka-facial, pagkaka-treat sa'yo. Doon naman sa customer service nila sa receptions, okay naman sila.